Hello guys, welcome, welcome, and this is your reading. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po. Start na tayo, no? Give me the message for collective. Okay, meron ka ditong faith. Give me the message for collective. Meron ka ditong protest. Give me the message. Drop. Give me the message for collective, please. Merit making. Then meron ka ditong origin. And adventure. Okay? Nakikita ko dito, meron kang inaalam. Okay? Meron kang gustong malaman kasi lumabas si faith, then fortune telling. Kumbaga, kaya ka narito sa mga tarot, ano? Sa mga tarot or sa mga message dito para malaman kung ano, kung sino, or kung ano yung magiging resulta, no, sa mga gusto mong malaman, depende sa iyo kasi hindi halos lahat may kanya-kanya kayong dahilan kung bakit nanonood kayo ng mga tarot reading, ano, kaya lumalabas dito talaga na meron ka gustong malaman. Okay, then nakikita ko din dito na hindi to coincidence, no, na mapadpad ka sa mga ganitong content, okay? Kasi nakikita ko rito na merong kapalaran, magandang kapalaran naghihintay. Then nakikita ko rin dito kasi sa protest, meron ditong inakusahan or dinaya, no? Kasi meron ditong tricks or tinrap sa isang sitwasyon, maybe nasa isa kang law na sabihin natin na kinakaharap na kaso, na kumbaga ikaw yung biktima. Gusto mo magkaroon ng ano, ng resulta, or sabihin natin ng hustisya sa iyo kung ano man yung kaso mo, no? Kasi nakikita ko dito na ano eh, meron ditong faith, no? Faith, kapalaran. Kumbaga, sinasabi din dito, no, na meron ditong ano, magi ka daw attention, ano? Magi kang maingat, kumbaga unawain mo din, intindihin mo din, or magi kang maingat kung sino yung pagkakatiwalaan mong tao. Kasi nakikitaan ko rin dito na meron ditong biktima. Then nakikitaan ko rin dito na ano, meron ditong mag-aano ng kaso. Okay, kaya mag-ingat kung ikaw man ay nasa ganitong sitwasyon, ano. Kaya lang sinasabi din dito, no, na meron ditong ano, mangyayari, ano. Kumbaga meron ditong magandang resulta. Manalangin, ano, kung ikaw man ay nasa sitwasyon na ganito, na-trap ka, or inakusahan ka, or nasa isa kang kaso na hindi pa magkaroon ng magandang resulta, sinasabi dito na merong magandang balitang parating sa'yo. Then, nakikitaan ko rin dito na, ano, magkakaroon ka dito ng kapayapaan, ano, sa magandang balita na ito. Kumbaga, mararamdaman mo dito na meron ng kasagutan. Kumbaga makakaroon ka na dito ng makakahinga. Yan, makakahinga ka na ng malalim, okay? Nakikita ko rin dito kasi na ipagkakalob sa iyo kung ano man yung gusto mo, no? Then nakikita ko rin dito na malapit na, no? Yung iba sa inyo hindi halos lahat, ano. Piliin niyo na lamang, ano, kung kaninong energy to. Nakikita ko dito sa 22 origin. Kumbaga, meron ka ditong sinisimulan, or sabihin natin na meron kang naiisip na panibagong plano. Kasi nakikita ko dito na meron kang creative na gagawin na kung saan ito ay magkakaroon ng magandang bunga. Okay, nakikita ko rin dito kasi na may pag-aani. Okay, then nakikita ko dito na huwag ka daw susuko, no, kung halimbawa meron kang mga proyekto na gustong gawin or simulan, ano, huwag kang susuko kasi magkakaroon to ng magandang resulta dahil may goodness din dito, or kumbaga may good news. Then dito sa mga ano, no, sa
dito sa na-trap or dinaya, ano, huwag kang mag-alala. Yung, ano, yung, kumbaga masasagot yung kung ano man yung gusto mong malaman sa fortune telling, no? Kumbaga, masasakatuparan or kung ano man yung gusto mong mangyari, merong magandang balita naghihintay sa'yo, no? Kung ikaw man ina sa kaso or sabihin natin na nasa low case. Yan, tama ba? Basta yun sa husgado, mga ganyan. Then, ay, sa hukuman, ayan. Then, nakikita ko din dito, no, sa adventure. Kumbaga, yung iba sa inyo magta-travel or sabihin natin na naghahanda ka na or nagpiprepare ka na or nagpaplano ka ng mag-travel. Kasi nakikita ko dito na meron dito maglalakbay, mag-explore or sabihin natin na gusto mo ma-experience yung mga panibagong bagay, ano, panibagong buhay, yan, panibagong pakikipagsapalaran. Then, nakikita ko dito na malayo yung mararating mo. Kung makikita mo kasi dito yung tao, no? Malayo yung gusto niyang marating, malayo yung gusto niyang tahakin. Kasi kung titinan mo, naakyat niya yung bundok. So, ibig sabihin, ikaw yung tipo ng tao na talagang, ano, kumbaga, talagang sabikas ng makapag-explore, sabika ng panibagong experience, sabikang magkaroon ng ano, panibagong ano, pakikipagsapalaran. Kasi nakikita ko rin dito na may adventure na mararating or dadating sa buhay mo. Okay, ito lang yung nakikita ko, ano. Tingnan pa natin kung ano pa yung maipapayo para sa'yo. Okay, give me the message for collective. Give me the message for collective, please. Okay, meron ditong Aries energy. Sinasabi dito, no? Sa first quarter moon ng Aries, step into your power. So, ibig sabihin, meron ka dito talagang gagawin or sisimulan, ano? Kumbaga, handa ka na ulit na sumubok ng panibago. Kumbaga, andun ka na sa iyong lakas at kakayahan na harapin yung panibagong pagsubok or hamon ng buhay, ano, kasi nakikitaan ko din kasi dito na may adventure, kaya siguro lumabas to si adventure din, si step into your power. Handa ka na eh, handa ka nang magsimula muli, okay? Kumbaga na buo ang loob mo na tahakin kung ano man yung gusto mo mangyari sa iyong buhay, okay? Tingnan pa natin, ano, give me the message. Ayan, tumalsik. Meron ditong Aquarius energy. So, full moon in Aquarius. Be real. Ibig sabihin, magiging ka daw totoo, ano, magiging totoo sa iyong mga gustong mangyari sa iyong buhay. Or sabihin natin, maging totoo ka sa iyong sarili. Kasi kung makikita mo dito, ano, may shadow dito ng isang tao na parang nakalugmok. So, ibig sabihin, maybe may nagpuput ka ng mas or sabihin natin na meron kang mga tinatago, ano? Kumbaga ito, nagbibigay lakas to ng loob sa'yo na harapin mo ng buong tapang. Kaya siguro lumabas din tong si step into your power, no? Harapin mo ng buong tapang at lakas yung panibagong hamon ng buhay at magpakatotoo ka sa iyong intention, sa iyong gustong mangyari, no? Kasi nakikita ko dito na merong pag-aani or magandang mangyayari, okay? Kumbaga, sinasabi dito na huwag kang malungkot. Kumbaga, magi ka lang totoo kung ano talaga yung gusto mo mangyari, okay? Kasi sa pagiging totoo, dyan ka, ano eh, dyan ka makakahinga ng maluwag, dyan ka makaka, ano, kasi kaysa yung nagpapanggap, no, kung nagpapanggap tayo, mahirap yun eh, parang niloloko na rin natin yung sarili natin. Pero kung nagpapakatotoo tayo, kahit mahirap yung sitwasyon, ano, maluwag lang sa pakaramdam kasi alam mo sa sarili mong totoo ka, okay? Tingnan pa natin, ano, kung ano yung mensahe. Give me the message for collective. Okay. Sinasabi dito, no, Taurus energy, know your worth. So, ibig sabihin, alamin mo kung ano talaga yung halaga mo, okay? Kasi once na alam mo yung halaga mo bilang isang tao, hindi mo hahayaan na hamakin ka ng iba, okay? Kumbaga, rerespetuhin ka ng iba kasi once na nirerespeto mo din yung sarili mo, iba din yung tingin nila sa'yo, okay? Then, ayun lang yung napifeel ko dito sa Taurus, ano? Alamin mo talaga kung ano yung halaga mo, kung saan mo ilalagay din yung sarili mo, okay? Kasi kung makikita mo, ang ganda nito, ano yun? Kumbaga nagkakaroon ka na siguro or nagkakaroon ka na ng spiritual awakening, kumbaga ginigising ka na dito, no? Kasi marami ako nakikita dito na violet, then meron ditong
yellow, no? Kumbaga, yung aura mo, kumbaga nagkakaroon ka na ng konting kaliwanagan, kasi kung makikita mo din dito, no, si shades na to, yung puti na bumabalot sa buwan, kasi nagkakaroon dito ng ano, kumbaga natataklo ba ng dilim, no? Ayun, kumbaga papunta siya sa panibago, kaya nga new moon in Taurus, so panibago, no, panibagong buwan. So alamin mo daw yung halaga mo, okay? Tingnan pa natin. Give the message for your collective. Sinasabi dito, first quarter moon in Cancer. So, Cancer energy to. Nakikita ko dito, push through any insecurity. So, ibig sabihin, ano, kumbaga, pag-aralan mo, no, pag-aralan mo na, anihin yung iyong ano, kumbaga pag-aralan mo yung ugali mo, or sabihin pag-aralan mo na huwag kang lamunin ng iyong insecure sa katawan, or sabihin natin na sa paligid mo, or sabihin natin sa mga taong nakikita mo sa kalagay nila sa buhay, ano. Then kumbaga mag-focus ka sa iyong paglago, mag-focus ka sa iyong pagmamahal sa sarili, mag-focus ka kung ano yung sabihin natin yung kung ano man yung ini-insecure mo sa isang tao na wala sa iyo, mag-focus ka kung paano mo mapapaunlad yung sarili mo, ano, bilang ikaw. Napipil ko din kasi dito na kailangan mo ng kumbaga baguhin yung pag-iisip, no, tanggalin yung mga negative thought or negative thinking or negative mindset, dahil ito din yung minsan humahatak sa'yo upang magkaroon ka dito ng, alam mo yun, yung tipo na feeling down, or sabihin natin na yung aura mo ay nagiging bagsak, no, kumamababa. So ngayon, sinasabi dito na magiging open-minded, be positive, or hanapin mo talaga kung ano yung gusto mo. Kasi minsan kasi kapag hinahanap natin kung ano yung pinakagusto natin talaga, yun yung nagbibigay sa atin ng ano, ng tagumpay. Kumbaga, doon tayo nakakahanap ng bagong idea, kasi doon tayo magaling eh sa mga kung alam natin kung ano talaga yung hilig natin. Yun yung doon mo pagpukosan ng yung sarili, okay? Kumbaga, aralin mo kung paano mo i-handle yung insecurity mo, okay? Tingnan pa natin, ano? Give me the message. Meron ditong Libra energy and Aquarius energy. Ay, hindi pala. Libra energy to and Gemini. Okay, sorry. As a Gemini, no, full moon in Gemini. Embrace the flow of life. Kumbaga, yakapin mo, ano, yakapin mo yung daloy ng buhay. Minsan kasi, sa sobra nating, ano, paghangad ng kung ano-ano mang bagay, hindi na natin yayakap yung ating ano, yung ating buhay na meron tayo, no. Kumbaga, nakafocus tayo sa mga material, or sabihin natin sa mga mas, alam mo yun, minsan kasi yung kung ini-embrace natin yung flow ng buhay, kumbaga nagkakaroon tayo ng kukontentuhan eh. Kaya mas mainam, no, na i-embrace mo yung ano, yung ganda ng buhay. Okay? Eh, yun lang yung nafe-feel ko dito. Hindi lang basta sa material na bagay. Embrace mo yung magandang buhay, yung kapaligiran, yung kalikasan, or yung mga positibong pananaw, no? Kumbaga, hanapin mo yung meaning ng ganda ng buhay, okay? Sa Gemini, ano, kasi dual to eh. Kumbaga, sa Gemini kasi twin. Twin yun eh. Kumbaga, dalawang tao. Dalawang pag-uugali, okay? Parang nagtatalo yung negative and positive, okay? Kaya, mas maina maging balance, okay? Then, dito, no, sa new moon of Libra. New moon in Libra. Know you are loved. Kumbaga, alamin mo na ikaw ay pag-ibig, ano? Kasi minsan kasi kapag halimbawa nasasaktan tayo or nabibigo tayo sa mga experience natin sa buhay, minsan na itatanong natin sa ating sarili na bakit madalas tayong inaalisan or nangyayari ito sa buhay, hindi ba tayo kamahal-mahal, okay? So ngayon, dahil doon sa mga ganong salita, para to do sa mga heartbroken, ano, kasi may mga ganun eh, may mga ganun tanong, ano, kung bakit nipapalitan pa or something na iniiwan, ano,
So, para sa akin dito, no, you are love, alamin mo, kumbaga, alam mo na ikaw ay kamahal-mahal, ikaw ay kaibig-ibig. Kumbaga, kahit inaalisan ka or iniiwan ka or sabihin sinasaktan ka ng ibang tao, mahalin mo yung sarili mo, okay? Kasi ikaw ay pag-ibig. Kumbaga, walang problema sa'yo, walang ano sa'yo. Kumbaga, yun nga lang yung mga taong napupunta para sa'yo, no, ay hindi lang yung marunong magmahal. Kumbaga, hindi rin nila alam kung paano mahalin yung sarili nila. Kaya sila ay ganoon, okay? Kaya madalas silang manakit ng kapwa kasi hindi sila marunong magmahal. So, ikaw bilang ikaw na nasasaktan, ano, na ibinibigay mo naman yung totoo mong pagmamahal. Yung totoo mong pagmamahal, i-focus mo muna sa iyong sarili, okay? Kasi alamin mo na ikaw ay mahalaga, okay? At ikaw yung talagang sobrang kamahal-mahal or kaibig-ibig ng nararapat, okay? Ito lang yung nakikita ko, no? Hindi halos lahat, ano, kumbaga, depende sa inyo na lang kung paano nyo bibigyan ng ibig sabihin itong mga mensahe nito. Ito lang yung nararamdaman ko, no? Embrace the flow of life, okay? Ayun, mahalin mo yung daloy ng buhay kasi minsan ang daloy ng buhay ay ups and down niya, minsan mahirap, minsan nasa maaluan na pamumuhay, kumbaga weather lang ba, kumbaga kaya kailangan handa ka kung dumadating man yung ano, yung unos ng buhay ay ikaw ay naka-prepare, okay? Ayun lamang po, ano, thank you for watching and love and peace.